Ay, hindi ko abot! Kudit! Grabe ang taas sa pero shy. Nakahiligan mo bang gumawa at maglaro ng obstacles nung bata ka? Yes, oo. Swing, kasi swing bata pa lang ako, batang kali ako. Lagi ako nasa park din. So may mga ganun sa park, di ba? Yung mga monkey bars na ko. Yan. Isa yan sa mga usong sports din na nilalaro na rin sa SEA Games, ang obstacle course race. Ayan, ito nakikita natin. Kaya yan ang susubukan ni na Miss Suzi at Sparkala Kim Perez sa world's biggest obstacle park sa Pasig. Ako hanggang swing lang eh. Swing lang? Swing at slide. Pa swing lang. Hindi obstacle yun. Hey guys. Hi guys! Hello! Bakit ba nung mga bata tayo para mas madali ito gawin ngayon? Wow! Ay, ako. Nandiyan pa ba kayo yun? Kim, ano, kamusta? Nakapagod. Parang dati, ang dali lang. Ayan, kung noon ang simpleng laro talaga sa park kayo, ganito, obstacle course kayo, isa na rin siyang, isa na rin talaga siyang sports. At actually, yung mga akala natin na, so yung pinag-uusapan nga lang natin dati kapag wala nang monkey bars, pumunta ka sa park, sobrang dali. Ngayon, pag malaki ka na, matanda, older ka na, ang hirap na niya. At syempre, nagiging competitive sport na siya ngayon. Anybody can try it. Kasi yung mga simpleng things na ginagawa natin dati, pag subukan nyo ngayon na malaki na kayo, mahirap siya. Yan. Susubukan natin yan, or tinatry namin ni Kim, kasama ating mga obstacle course racers na sina Mark, Julius Rodelas at Kevin Pasqua. Woo! Yes! Good day, ladies and gentlemen. Sa amin. Hello, thank you po. Hello, good morning, Kevin and Mark. Kamusta? Balita namin kayo ay sumasali ng mga international competitions. Tama ba? Yes po. Actually po, nagsimula po kami ng SEA Games 2019. And then, may mga international events po kami, like Las Vegas. Wow! And then, yung ating... Ano yung libre yung Kevin? Pag ano? Yes. Yeah! parang sarap sumali. Pero mahirap. Totoo. I mean, di ba, to get to that level na magko-compete, paano nyo ba nasimulan yung ganitong klaseng sport, Kevin? Nung sa part ko po, na-invite lang po ako sa obstacle sports racing. Dati anong sport mo? Ultimate frisbee po. Ah! And then, sports na din pala yung frisbee. Sporty ka talaga. Konti lang naman po. Tapos po, yun. So na-invite po ako, then sabi ko, uy, parang bumalik yung pagkabata ko. Sabi ko, parang masaya ito gawin. So from there po, 2019, natuloy-tuloy nga po hanggang nabigyan po ng chance naging national. Ang galing. Ikaw nasayahan ka nung bumalik yung ginawa mo. Kami nahihirapan kami. Mark, paano ba ito umpisan? Ano ba yung technique? Ngayon na, well, we're older, bakit siya mas mahirap kaysa nung bata tayo? Kasi nung mga bata pa tayo, mas mabilis mag-recover yung mga yung mga kids. Muscles, joints, lahat-lahat. Energy. And then energy, full of energy tayo. And then, mas mabilis nagbibuild ang lactic acid ng adult kaysa dun sa mga kids. Ayun na, kaya pala, yun ba yung parang namimitig ka na, ganyan? Yes po. Ayun, o pa-sample naman yan. Ako muna magpapaturo kay Kevin, tama ba? Yes. Kevin, papaturo ako, ano yung kailangan kong, itong ginagawa ko, baka hindi nyo kasi nakita, iba-ibang rules siya ng sasabitan. Sa akin yung pinaka-basic na parang monkey bars sa playground. Ito yung iba, umiikot siya, gumagalaw. Yung kay Kim, mahirap siya kasi gumagalaw siya. Ano yung dapat kong tandaan before I try this again? Pinaka-basic po is grip talaga. Okay. So, kailangan may strength tayo ng grip para ma-carry natin yung sarili natin. Napapractice pa yun? Yes po. So, may mga exercise. Grip strength. Okay. May mga workout po para dun. For the grip, yes, okay. Then, engage po nung shoulder and core. Aha. So para yung... Huwag ko i-ganon, ilupay-pay. Para po yung body natin forward lang. Hindi yung... Hindi siya gumigewang. So na mas mabigat. And then, breathe. So kailangan mong huminga. So para tuloy-tuloy ka din po. That is a good tip kasi yung... Tumitingin kami na hindi na pag nahihirapan kasi. Okay, so grip, yan. Then continuous breathing. Go be Suzi. Ay, ako. Ay, nice one. Woo! Yeah. 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 Agad doon lang talaga ni Suzi. Thank you. Yes. Mas mahirap yung kay Kim. Ano naman kuya? Magtanong ng tips. Ito kasi parang kita pala, parang mas challenging doon kasi gumagalaw siya. Yeah, kuya, ano po ba yung magandang technique dito sa bar na to? Actually, dito sa technique, yung technique na kailangan natin gawin dito, dapat aware ka sa body position mo. Okay. So, ang movement natin kasi is pa-forward and then nakahang tayo.
So make sure na yung lower body mo laging na iiwan sa huli para continuous yung swing. Yung swing. So imagine you are pendulum ball. Mm-hmm. So make sure na pagpapunta ka dito, kailangan transfer agad yung upper body. So dapat mabilis din yung transfer ng upper body. Kasi once na nagpumunta sa middle yung upper body, yung lower body mo, masisira na yung momentum mo. Oh my God, okay. So yun. Kasi minsan talaga may time na hindi talaga naaabot yan. Eh. Ayan. So you have to swing your hips. May timing! Yan, timing. So you can, in fairness, so make sure na swing yung hips. Yeah. Ito na siguro yung pinaka-range ko. Oy, pero in fairness, yes, mahirap yun sa'yo. Good job, Kim! Okay, nice. Alam mo, let's let the pros do it para pakita nila sa atin kung gaano talaga sila kagaling, kaya sila international level na competitors. Go, Kevin and Mark! Kayo naman, pili kayo. Okay, kayo naman. Pili kayo na mahirap. Ay, yung mahirap. Gusto ko pwede rin tuto. Hindi, baka mahirap. Medyo flying, if you want. Ay! Yeah. Ako, lumayo tayo. Medyo challenging. Okay. Sino first? Me? Okay, sige. Sige, go, sige. Kevin. Ready? Go. Ay! Lumalak na! Ganun pala yung sushi. Ito naman po, same lang din. Mag-jump din tayo, lalak daw din po tayo. Lalak daw. Ayan po, lilipad din yan. Parang pass na ako dyan, si Suzi. Kaya naman pala sila ang ating mga representative abroad na napaagay. Palakpak ka naman, para kay Kevin at Mark! Kaya pala mga gold medalist kong mga... At tayo naman beginner at lahat ng tao may chance kung may interest sila na maging beginner naman, di ba? Training naman. O, kami yung umpisa, ito yung mawawali. Ang mga papasin ng market kami at kami ni Kim na susubok paulit-ulit dito po sa isang obstacle park dito po sa may Pasig sa pagbabalik po ng Unang Hirit. Kaya na naman natin. Subukan niya natin, baka may changes. Wait, balik tayo. Diyan naman sige, ako. Sige. Alright. Game, one, two, three. Two hands ba yung swing? O, ito na, hinihintay natin ang pag-aharap ng ating UH Ninja Warriors. Diyan pa rin sa World's Biggest Obstacle Park. Oy. Ni Suzi at Kim. Mananalo. Ready ba kayo? Mananalo, Suzi. I bet. Magaling yan. Yan pa bago mo. Hello. Oh my God! Grabe yung Mari ko. Bilib na bilib sa saan. Hindi ako kasama sa competition, Lynn. Ako kasama. Ang magtatagisan ng galing yung mga talagang totoong ninja warrior natin. Kasama natin sina Mark Julius Rodelas pa rin versus Kevin Pascua. Yes! Woo! Go guys! Ayan, sa pagkaharap na ating mga UH ninja warrior na sina Mark Julius Rodelas at Kevin Pascua, kailangan nila malagpasan ng 5 obstacle course. Nako, ano-ano yung mga yan? Yung monkey bars yung sinusubukan namin ni Kim kanina. Hindi kami makaabot isa sa dulo. Isa pa lang yun. May A-frame net, Olympus wall hurdles, at hurdle wall pa silang susuungin bago nila syempre malaman natin sino yung pinakamabilis sa kanilang dalawa. Alright, so umpisa na natin. Wait guys, may nag-page lang. May emergency sa dalawa. Ayan. Hindi, ito yung timer ko. Okay, ready, set, go! Ayan na sila. Nandito na sila sa ating monkey bars. Ito yung A-frame na tinatawag nila. Medyo malabot yun kasi parang net-net siya, di ba? Lubid siya. So meron siyang kailangan. Oh my God, eh! Ba't gugugulong pala? Ay, matagal pa yata tayo bago umabot sa mga levels na ganyan. Pero ang gagaling. Kaya naman pala sila ang ating mga representative pagdating sa mga international competitions. Alam mo, naghahanda na itong mga to para sa 2023 SEA Games, ha? Ayan, si Kevin yung nakapute, si Mark yung naka-blue. Ay, nauna din si Mark. Oh, ayan, halos sabay. Ganun pala yun? Hindi ko alam. Mataas kasi. At mukha talaga silang ninja. Ano to? Nag-usap kayong dalawa. Bakit sabay? Nag-usap kayo. Bakit sabay? Grabe naman. Sobrang galing. Siyempre, nakalimutan ko na to. 49 seconds. Sino ba may slight pa nauna? Si Mark ba? Si Mark yung slight na nauna. Ayan. Oh, yes. Pero by mga half second lang. Good job, guys! Grabe naman. Patikim pa lang yan sa kanilang mga qualifying round yan sa upcoming nilang SEA Games. Oo, diba? Sa 2023 ngayon pa lang, syempre naganda na. Anong feeling? Ubus ba hininga ninyo o parang wala lang? Parang di naman, masyado. Parang fresh. Kaya nga eh. Pero light lang. Pag ganitong competition ba yung mga international, parang ganito din ba siya o mas mahaba? Mas mahaba po siya and then mas mabilis. Saka for sure mas intense. Saka po mas marami. Mas marami. 10 to 12 obstacles. Marami. At mas marami din kayo sabay-sabay. Hindi po. Pwede. Race. Okay. Pero you guys both did such a great job. Congratulations! Congratulations! We are proud na kayo mag-represent sa Philippines. Yan. Nagalingan nyo. O ano, Kim? Tayo naman!
Gusto ko na nakahamot pa. Gusto mo ba, Miss Suzi? Pero guys, thank you so much for making us a part of your morning. Of course, congratulations sa inyo and best of luck sa 2023 SEA Games. Magbabalik po ang pambansang morning show kung saan laging una ka sa palakasan. Ito ang Unang Hirit!